Magandang magandang umaga. Araw ng Lunes. Troubleshoot tayo ng Honda Dimension. Mga guys, kung nakita nyo po yung upload natin noong Sabado, meron tayong ano rito, inoobserbahan. Kasi po, bago natin pakawalan po ito, subukan nating i-road test sa malayo. Obserba natin yung temperature. Tapos, ginagamitan natin ng scanner, mga guys. Ito yung ginagawa natin na reference. Basehan. Ngayon mga guys, naka-aircon po niyan, naka-off. Antayin natin na mag-automatic kung yung interval ba ng aircon niya ay maganda yung pagkwalit ng mag-automatic niya. Yan, naka-on yan mga guys, oh. Easy. Yan, naka-green. Yan, kung pansin niyo po yung ano po, yung scanner po, naka-on, oh, nag-off ngayon, mag-automatic. Ibig sabihin po niyan, maganda po yung ano niya, yung lamig, kaya niyang mapa-automatic. Kasi mga guys, ang sasakyan po kasi kung medyo balyado na po ang compressor, kahit po malamig ang panahon, yung interval po, yung pag-automatic po ng aircon, hindi mahirapan po, dire-diretso, wala siyang cut-off. Ngayon po, nag-cut-off po niya. Patayin natin yung ilaw. Yan, naka-on uli. Naka-on yung aircon, naka-green. Yan. Antayin natin yung ano niya, yung ayun, nag-off uli. Yan, maganda yun, ayun, mga guys, yung interval lang ano niya ng aircon. Kasi mababa po yung ano, subukan natin itaas uli yung thermostat niya po, yung automatic niya, kung kaya niya pa rin pa automaticin. Yan, antayin natin kung ilang minuto. Katulad po niya mga guys, in-adjust natin yan. Tignan natin dito kung kaya niya pa rin ipa-automatic. Asensya kayo mga guys sa mga ano, mananalita ko. Alam nyo po mga Ilocano. Hindi, ako pa lang. Ako Ilocano, bulol. Hindi naman lahat. Ako lang po yun. Yan, ibig sabihin po, nag-automatic ulit. Kahit mata, ano na po ito. Medyo ano mga guys, yan. Naka-on. Ganun lang mga guys, ganito lang po ano, mag-test po ng aircon. Kung halimbawa po, kahit mababa na po yung ano, yung adjust nyo po yan, nandun na sa pangalawa, ayaw pa rin mag-automatic, ibig sabihin po, cooling system po, paano na, may problema na. Yung ganyan po guys, ganito guys na tinasan natin yung thermostat nyo, yung interval po ng ano, automatic po, mas matagal po yun, yung ikot po ng ano ng compressor. Pero kung napansin niyo guys, nag-cut off na naman. Pero yung AC niya po naka-on. Yan. Pero dito po, ibig sabihin po maganda po yung trabaho ng 'yon. Yung compressor po kasi mga guys ang nagbibigay dito ng lamig. Pangalawa po, yung ano, yung condenser tapos evaporator. Yeah. Pero ito mga guys, for basic lang po sa aircon. Ako po kasi meron tayong scanner, pero hindi ko sinasabi po na magaling tayo sa ganito. Itong scanner po mga guys, reference lang po natin to. Dito lang kukuha ng ano, ng basehan. Kasi mga guys, minsan kasi, sabihin yung mga iba, may scanner yun, pero hindi marunong. Totoo po yun. Kasi meron tayong scanner, hindi naman lahat kaya natin. Kaya minsan po, mapansin nyo po kung technical na po yung kung medyo malaki-laki na po yung problema sa sasakyan, kailangan natin ng technician. Pero hanggang ngayon naman po, sabi nga po lahat ng bagay mapag-aralan kung gugustuhin. Okay mga guys, ito po yung temperature po, normal. Tignan natin dito kung saan yung aircon niya, kung saan yung cooling system, yung yan, coolant temperature sensor nasa 97 degrees Celsius yan. Tapos yung ano po, yung engine coolant po, normal din po yan. Medyo ano na lang po siya. Sumobra po ng 1. Kasi ano po yan, dapat normal po ano, 0.5 lang po yan. Ibig sabihin po yan, medyo ano na po yan, may konting problema na. Pero hindi pa naman malala. Tapos, yung IC bulb niya, yan. 12.29% yung command niya. Ayak control bulb po niyan.
idling. Yan. Kung nag-minor mga guys, kung nag-aircon, magbabago po yung reading. Naka-aircon po niyan guys. Tingnan nyo po yung ano niya. Ayan. Naka-on yung aircon niya. Ngayon, kung naka-off, i-check natin. O, off. Asa na siya? 24.29. Yun. Okay mga guys, ganun lang po. Ah, ito po. Tawag ko po dito. Reference lang po natin itong scanner para po matres natin yung ano, yung mga problema. Pero sabi ko nga po, hindi tayo bihasa. Ah, sabi nga po, may mga humahawak ng sandata na hawak lang, hindi sila yung mga isinasabak sa mga target shooting. Yung mga meron po silang hawak pero hindi sila bihasa. Ibig sabihin po, meron lang silang panghawakan, display ba? Ganun lang po mga guys. Parang ako rin po dito, meron po tayong display. Pero sabi ko po, hindi naman tayong bihasa. Ganun lang po. Kung ang ano po, ang mekaniko po, may scanner, huwag niyong sabihin po na magaling na tayo. Meron lang tayong kinukuhanan ng ano, ng basic lang po ito. Basehan. Para po sa ano, sa mga troubleshoot. Okay mga guys. Dahil nakita natin na normal po yung temperature niya, maganda yung ano niya, yung automatic interval ng on off ng aircon. Kaya ang gagawin natin dito mga guys, patayin na natin dahil mahal ang gas. Nasa kalahati. Pero mamaya, obserban natin to, i-rotest natin kung matirik yung araw yung alas 12 o kaya alas 2, mainit po yun. Pupunta tayo sa bundok. Abangan nyo ito mga guys. At tapos, meron tayong ginagawa dito. Patayin na natin to. Kasi daldal lang daldal siya, no? Si Mang Jess. Si Mang Kanor. Minsan, Mang Kanor tayo. Mang Kanor daw, Mang Kanor. Kaya, minsan, Mang Kanor tayo. Okay. Yan, ngayon mga guys. I-off natin yung scanner. Tapos, kunin natin yung adapter. Yan. Salamat tayo sa ano, sa nagbigay nito, yung adapter na itong scanner natin kay Sir Eddie from Alaska. Maraming salamat sa mag-asawa. Ngayon punta natin yung ano, yung BIOS kasi meron tayong papaliwanag doon. Ito guys. Vibration po ng makina kung rinereb po. Tatapos lang natin yung Honda, yung troubleshoot natin yan. Tapos may dumating na ano. Ito po, ganito lang po tayo rito. Step by step, one by one, para hindi tayo mabakyab. Ito po, problema natin dito, mabibrate po yung dashboard niya. Kung rinereb po, mabibrate. Kaya sabi niya, Jess, humingay yung makina ako, ano kayo problema? Kadalasan po kasi minsan mga guys, kung maingay po ang makina, sabi nila, ano na to po ito? Vibration yan, baka malyado yung, ano, baka may spark plug na nasira po dito, ganito ganyan. Try natin. Pero ito sir, ito mga guys, yung support niya po, iwalay na po siya. Kung pansin niyo po yung kumikintop po niyan, nakasandal na po niyan dito. Kaya po yung, ganito po kasi mga guys. Lagyan natin ha. Yan. Kung pansin nyo guys, dito po nakakabit po nyan. Itong bakal na to, nakasandal lang po dito sa ano, sa chassis. Kaya yung vibrate po ng makina, napupunta sa dashboard. Inaalim na yung. Tingnan nyo mga guys ha. Yung support. Mataas po nyan. Ito po kasi hiwalay. Dumating na po itong pyesa natin. Ganun lang po. Troubleshoot po ito na ano, na napakasimple sa mga mekanikong baguhan. Ulit-ulitin ko po mga guys, mga mekanikong baguhan, ito lang po ang gagawin nyo po kung mabibrate po yung dashboard, ang concern po ng may-ari. Yes, o kaya sir, merong vibration sa loob, mag-check po kayo ng support kasi ang laki po ng, ano, ng trabaho ng support sa makina. Okay, ganito lang mga guys. Ito po, bakabit na natin to. Hindi na rin natin ano, i-rot test kasi kitang-kita na yung ebidensya. Okay, bakalas muna natin to. O mga guys ha, magkita natin yung ano, yung kakalasin natin muna yung luma.
Kasi kung tignan nyo po yung lagayan po ng ano, ng bracket, mataas. Tignan natin yung luma. Kasi dito po yung ano, ulitin natin. Kung ito po laglag na, nakasandal dito sa chassis, sa body, yung vibration po ng makina po napupunta sa dashboard. Okay. Ano natin yung ano, yung kinakalas. Ayan. Okay. Pero po, iwalay na. Na disalign na. Hindi katulad yung ano guys. Ito ba, alog-alog na oh. Punit. Hindi katulad yung bago. Ayan. Yan lang po nga guys. Kung ma-vibrate po yung ano, yung dashboard, check nyo na itong support. Oh, hanggang dito na lang po tayo mga guys. Ito na yung bago. Kakabit na po yan. Sabi ko nga po, hindi na po kailangan mag-road test. Makita ba? Kasi nakita na natin yung problema. Ganun lang po. Directo na po tayo. Huwag na tayo magpadaligoy-ligoy para makarami tayo. Okay, don't forget po to subscribe, like, and share. Maraming salamat.